ang ano pong naging ano, talagang gumawa ng gawak o impact o nagkaroon ng ano ay yung gusto video ni Sharon Cuneta. Kasi although hindi naman ako yung umantanong, pero dahil si Sharon Cuneta, kasi sabi ko sa inyo, ibang klaseng senior yan eh, bata pa lang yan, tumatanaw na ng utang na loob. Hindi ko ba alam kung siguro politika yung kanyang magulang. Kapag kumakanta yan sa ano, sa television, ang unang bukang bibig niya bago pa lang sa ma-interview, mapatingin kagad yung composer niya. Hello! Si mapatingin ko si Ray Valera, yung composer ko. Ang impact kasi noon, panahon namin, before Sharon, ang mga composer hindi kilala. Tatanoy ko kayo, kilala niyo ba ang composer ni Nora Onol? Hindi, di ba? Kilala niyo ba ang composer ni Vilma Santos? Hindi, di ba? Ang composer ni Vilma Santos, yung mga kismi-kismi na yan, si Ike Lozada. Alright, at least ako alam ko. Pero pag dumating si Sharon Cuneta, nagkaroon ng mukha ang composer. Nagkaroon ng idea ang mga Pilipino na meron palang gumagawa ng kanta. Akala ko, basta kanta lang sila ganun. During Sharon's time, nagkaroon ng impact sa music industry na meron palang entity na composer, songwriter. Noong panahon before that, walang idea ang mga Pilipino na merong such a thing as a composer o songwriter. Yun ang impact ng Mr. DJ at Sharon Cuneta sa music industry ng Pilipinas, sa OPM. Siya nagbigay ng mukha sa ating mga kababayan na nasa likod lang palagi. At kadalasan, hindi na nga nababayaran. Sila yung nasa huli ng food chain kung tawagin. Kung maabutan man o matawag, kasi na George Canseco, maanong pangalan nila pero hindi inabutan yung kumita during that time. Masotong ngayon may YouTube. May kumikita. Pag may nag-play ng kanta ko doon, nag-karaoke siya, kumikita ako kahit paano doon. Yun, ganun yung... Hindi inabutan ni George Canseco yun. Meron kaming Pills Cup, meron kaming mga asosasyon ng mga songwriter na nagpukolekta for us. Noong araw, ang ABS-CBN, hindi naman nagbabayad sa mga composer. Pero dahil sa panahon namin ngayon, ay meron na kaming share sa mga ginagamit na mga kanta namin as a group. Yun yung kung mangyari. Halimbawa, meron kayong kilala composer, ayayin nyo na sumali doon sa grupo ng Pills Cup. Dahil yung mga kanta namin na piniplay sa YouTube, TikTok, Facebook, etc., sila yung naman molekta. Then, hinahati-hati yun sa mga miyembro. Kaya kumikita kami kahit mga tinatawag na maliit na bagay, pero passive income, yung bagay. Hindi inabutan ni George Canseco yun. Pero isa sa mga magaling ating composer. Pero hindi niya inabutan yung panahon na ito. Maswerte kami kahit paano inabutan namin. Yun lang ang masasabi ko.